Idol, nasa ating sumbong ataksyon, nasa studio po natin si Rayman Malin. Galing pa po siya ng Osami City, Misamis Occidental. And dyan po siya natulog kahapon sa labas ng TV5. Hingi lang siya ng tulong tungkol po sa mababang pasahod sa kanila ng kanilang kumpanya. Ang minimum po sa Misamis ay 336 at ang pasahod po sa kanila ay 260 lamang po sa loob ng 10 hours. Uy, oras. Wala pang OT yun. Opo. Wala pa po, Idol. Pumunta ako dito, Idol, na hingi ako ng tulong sa inyo talaga. Yes, sir. Yes, sir. Gano'n kakatagal, sir, sa kumpanya? Pumasok ako 2016 sa John. Then, malapit na ako mag 4 years. 16, 17, 18, 19. Tatlong taon lang po. Oo. Then, tapos, sir, yung pagpasok ko, sir, 150 lang yung sahod. Yung entrance namin, sir. Oho. Okay, malaki-laki pong pera ang mababawi natin dito. 336. Sa sir, natatakot din si ako sir kasi malaki yung kumpanya na binabangga namin. Sir. Ha? Kaming bahala. Salamat, andito sir. Ka sa amin. Kasi sir, kung gano'n ang pananalita mo, natatakot ka at nakikinig na sila, eh hindi na magbabayad to. Takot ka eh. Okay, sir. Eh pag nagsumbong ka rito, sir, at kayong mga lahat naman nagsusumbong, huwag nyo samahan na natatakot ako. Kasi pag nakita nung isinusumbong yun na kayo takot, tatakutin kayo lalo. Kasi sir, yung pamasahe ko dito sir, hanggang dito lang talaga sir. Sige sir, walang... Nagambag-ambag yung mga katrupa ko doon sir, kasi marami kami dito sir. Ilan po kayo sir? Mahigit 57 sir. Wow. 57 kayo, siyempre walang pamasahe kaya ikaw lang pumunta. Oo, ako yung sasama yata, gusto nila sumama, pero yung pamasahe namin sir, hanggang sa akin lang. Kasi sir wala na nga pang uwi. Diyan lang ako sa labas natutulog kagabi sir. Uy, so kulang 200 yung hindi na ibibigay sa kanila kasi kung ibibilang pati overtime or mahigit 200. Roxanne Velasco, clerk, accounting clerk ng Soeng Grace Farm Incorporated. Ms. Roxanne, magandang hapon. Ma'am Roxanne? Ms. Roxanne? Ms. Velasco? Ilan ho kayo lahat, ma, sir? 57. 57. Hello, hello. Magandang hapon po, Roxanne. Yes po, may hapon po. Mayang hapon po, ma'am. Ma'am, andito po yung isa sa mga empleyado ninyo sa amin ngayon. Studio. Okay po. Sige po. Malaking pera po ang masisingil niya po sa inyo. Okay po. Wala ho sa minimum at wala hong OT. Wait lang po. Hindi po kasi ako in charge or authorized po magsalita kasi hindi po ako sa So English Farm nagtrabaho po. Saan ho kayong katrabaho? Opo. Kasi yung in charge po talaga yung sa management po namin ay wala po talaga dito sa out of town po kasi eh. Okay. Out of town. Sige po. Salamat po, Ms. Roxanne. Ha? Mr. Leonardo Rodrigo, Provincial Head, Dole, Misamis Occidental. Magandang hapon po, Mr. Rodrigo. Sir. Yes sir. Mr. Tuol po, magandang hapon po. Okay. Tama ano po ba, sir? Ang minimum po sa Misamis is 346 sa piggery? Yes, sir. Sa agriculture po. Agriculture. Considered as agriculture po, ano, yung piggery? Yes, sir. Yes, sir. Okay. 346 po ang sweldo dito sa complainant namin, 260 lang, 10 hours, wala pong OT na bayad dyan. At 3 years na po siya nagtatrabaho. So sasamahan po namin siya pabalik dyan, sir. Meron siyang mga kasamahan pang mahigit 50 sila na singilin po natin yung piggery doon sa mga hindi na ibigay sa kanila dito sa mga manggagawa. Ano, sir? Yes, sir. Ang ano, sir, yung piling kuan, yung... Magbigay ng detalya yung kuan kung para ma-meet namin yung mga trabahante po, yung address o ganun po. Pupunta po kami diyan sa inyo, sir, sasamahan namin siya. Yes sir. Oh, anytime sir. Oh. Kailan po kayo pupunta po? Aba sir, baka pwedeng bukas o isang bukas darating po kami diyan. Baka by Friday sa nandiyan na kami. Yes sir, paki-inform lang ako po no kasi may seminar po kay Huibis Biernes para kung matutuloy ka rin Biernes, magpapaalam na ako sa regional director namin. Opo. Para didiretso po ako sa Osami City. Kung matutuloy po kayo sa Friday ha, para ma-resolve ba itong problema ng mga kuha natin, workers. Ayun, sige po. Darating po kami dyan, sir, at informa namin kayo agad-agad, sir.
Yes, sir. Yes, sir. O, antayin ko po yung ano ninyo, ha? Opo. Advice niyo para mapapaalam din ako sa director. Eh, hindi ko natatapusin yung training dito sa Kuan, Cagayan de Oro. Dediretso po ako sa ano, sa Osami City kung matutuloy kayo sa filing. Sir, sumasaludo po ako sa iyo. Maraming salamat po, Mr. Rodrigo. Maraming kayo. Salamat, Mr. Rafi Tolpo. Opo, sir. Thank you very much God for bless your po, time. Sir. Thank you po. Sir, sir, ito yung ebidensya namin. Sandali lang po. Napakaswerto niyo po, sir. Ito pong taga-Dole na kausap natin, very willing siyang tumulong. Sir. Okay. Kasi kawawa yung mga kasamahan ko doon, sir. Eh. Ano po yung papakita yung ebidensya, sir? May please, pislip o blanco. Lahat, blanco? Oo, blanco payroll, sir. Lahat, sir. Ito. Ito yung mga kasamahan ko. Lahat, okay. Mga yun. Oh. Ay, matibay na ebidensya to, sir. Din ito yung payslip ko, sir. Simula lang pagpasok ko, sir, ito lahat. Wala yung nawala. Okay, nanginginig pa si sir sa ninenerbis si sir. Huwag kang magnerbis, sir. Andito na kami. Sasamahan namin kayo. Basta sumunod lang kayo sa okay, sir. Sa aming sasabihin sa inyo. Hindi ka magipag-usap sa kanila. Okay, number sir. One. Rule number one, ha? Oh, sir. Huwag. Pag tumawag sa iyo, patayan mo. Okay, sir. Rule number two. Huwag kang pumunta sa loob ng kanilang kumpanya para makipag-areglo. Okay, sir. Kasi baka from now hanggang sa masusunod na araw, imbitahan ka o mga kasamahan ninyo, pumunta kayo sa opisina, mag-areglo na tayo. Yes, sir. At kapag ginawa nyo yan, may posibilidad na kayo mabugbog. Nangyari na sa amin yan. Tama yan, sir. Kasi noon, sir, meron ganyan. Kasi oh. May hahawak pa, may protector sila eh. Yung oh, diba? Mga aldong pro-inog. Pero ngayon, wala na kasi, sir. Muna, naglakas loob ako, sir, na pumunta dito, sir, na hingi. Good. Tapos, rule number three. Tatlo lang po ito. Naikinig kayo mga, ano, mga manggagawa. Huwag kayo tumawag sa kanila. Huwag nyo kaming pangunahan. Kasi recently lang, merong isang manggagawa pumunta sa atin. Muntik na ma-entrap. Merong mga nakaraang taon, talagang na-entrap. Many, many years ago. Paano kasing ginawa niya? Makinig kayo mga manggagawa. Recently, may pumunta sa atin. Binigyan natin referral. Kasi para sa amin, easy lang eh. It was a very easy case of labor. Binigyan natin ng papel at pumunta sa Dole. In fairness naman, inasikaso ng Dole. Hindi makaantay yung isa sa kanila, yung leader nila. Ang ginawa, tinetext-text yung may-ari ng kumpanya. Pahingi na ng 500,000 kasi kung hindi, babanatan kayo ni Rafi Tolpo. Magsusumbong kami ulit. Kung ano-ano pang klaseng text pananakot doon sa kumpanya. Ito, dito siya nagkamali. Di, sabi na mayari, saan ba natin pwedeng ipadala pera? Padala mo na doon sa, nagbangkit na isang money, ano? Pawnshop. Hindi, yung pawnshop. Apa, pawnshop. Padala mo sa pawnshop na ito, 500,000. Yes. Nakapag-isip itong mayari, entrap ko na lang kaya ito. Mm-hmm. Muntik-muntik ka pa, entrapment pa sana, mangyari pa sa baba. Apo. Kasi ako, hindi ko alam na nagreklamo pala sa atin. Sabi ko, ginagamit yung pangalan namin? Oo, sir eh. Sige, entrap natin. Dala-dala na nung kumpanya yung 500,000. Apo. Nung mag-imbestiga kami, eh nagreklamo to rito eh. Eh pinaway ko yung mag-intrap. Last ka rito. Misunderstanding. Mali kasi nung complainant. Tawag-tawagan niya yung employee, hindi makantay. Apo. Marami sila. Actually, kulang pa nga yung 500 eh. Dahil parang 20 sila mahigit eh. Apo, marami nga. Kung tutusin, million-million yun eh. Siguro, nagmamadali yung leader-leader. Ito pang matindi. Yung leader-leader nila, 2 months lang nagtatrabaho doon. Samantalang yung iba doon, 4 years, 5 years, 6 years. Yes. Kung sino yung mga maraming taong nagtrabaho, yung pa yung tahimik. Yung 2 buwan lang. Yun yung ano. O tapos ito pa. Ipadala doon, siya lang siyang sisingil. So sabi ko, bubukulan mo pa. Pinagalitan ko eh. Siguro, pag nasingil niya 500, may interest pa siya. Kunin niya yung 400. Tapos yung mga kasama niya, bigyan siguro 10,000. Uwi na kayo ng probinsya. Opo, tama po. Oh, muntik ma-entrap. Kinikwento ko lang to para kayo na ikinig ng mga manggagawa na magreklamo sa amin, matuto kayo mag-antay, ilagay sa tamang proseso. Dahil kung hindi, yes, doon sa tatlo, mayayari kayo. Ulitin ko, number one, huwag kayong tumawag. Gawin ko lang number one yung sa number three. Huwag kayong tumawag sa inyong employer na para
kayo mismo nagpo-push na ayusin na yung problema ninyo. Hayaan nyo yung dole. Hayaan nyo kami. Safe kayo. And then number two, pag tinawagan kayo at sinasabi makipag-areglo, huwag yung entertainment patayan nyo. Number three, pag inayayahan kayo, pumunta na kayo sa opisina, mag-ayos na tayo, at walang kasama, hindi kami kasama, huwag kayong pumayag. Sir. May nabugbog na dahil dyan. Alam yung Talavera? Hindi, sir. Yung sa Kawayan? Kawayan. Hindi. Kasi first time kasi pumunta ako doon sa ano, sa kumpanya, nabugbog. Doon sa amin, sir, tinatakot kasi noon. Oh, di ba? Oo. So, wag na ha. Okay, ayos na to. Ilang taong ka? 23, sir. 20, hindi, ilang taong ka nag-work doon? Mga tatlong tulok at tuig kapin, sir. Okay. Okay na ba kung makasingil ka ng mga 200? Okay na yun, sir. Okay na sa yun? Makuha na yun, may balik yung pinapagura namin. Kasi okay. Yung sa tatarbaho. Hindi, ito tansya-tansya ko lang, no? Kasi meron yung SG, yung in-upload ko lang sa ngayon sa ano, sa YouTube. 3 years siya. Hindi na bayaran na maayos. Napasweldoan. Nakasingil siya 160. O ito si Sir, tansyahin ko. Parang katulad sa SG. Siguro mga ganun, 160 to 200. Okay na yun, sir. Okay na yun, sir. At least mabayaran nila yun din. Tapos yung mga iba kong kasamahan, sir, na hindi din hindi nagsumali dyan na naligramo, yung sahod nila, maiangat. Opo, sir. Opo. Kaya nga, pinadala kayo dito para pati sila maisumbong nyo na rin dahil wala nga lang pamasahe, hindi sila kapunta. Kaya sila, sir, yung... Kaya isasama na natin sila. Okay, so pagdating po namin doon, sir, sama-sama tayo pupunta sa Dole. Okay, ilan ba? Mga ilang kayo? Mga 50? Mga 50 city, sir. Oh, bankrupt itong paano? Kumpanya ako ito. Sir, wala kasi ako matutulugan dito, sir. Ay, walang problema. Akong bahala. Yun lang. Yun lang, sir. Oh. Ano, sir, may matutulog ka ba dito sa ano mo? Apartment mo? Pwede, sir. Sa baba? Kasi, hindi, sir, joke lang. Meron kang matutulugan dito. Akong bahala. Ano pa, sir? Kasi, sir, yung about food sa among self-food, sir, walang ang check-up kasi abog kayo yun, eh. Pigme. Ano po? Walang? Walang mga, may video ako, sir, na sa mga kasamahan ko, sir. Ano yan, sir? Na nagtatrabaho na walang put kwan sa katawan. Ano yung protective gear? Ano ba? Oo, ganun nga, sir. Safety gear. Wala. Wala nga kami ring medical check-up, sir. Pa-inspection natin. Okay, sir. Ito, sir. Tama na, sir. Huwag mo na dagdang kasi habang salita ka, nakapag-ready sila. Yes, sir. So, alam na nilang gagawin nila kung ano man. Sir, off-air mo na sabihin lahat ng mga problema. Kasi nakikinig yan sila, nanonood, makakarating sa kanila. Odette, dapat binibriefing mo sila. O di, wala na, hindi natin sila mabulaga. Stop na, sir. Paano pa natin sila mabulaga? Sinabi mo na lahat. Mas importante, sir, sinisiguro ko sa iyo, 1,000,000% mababayaran ka. 1,000,000% safe ka. Sir. Sundin mo lang yung sinabi namin. Opo, sir. Okay? Okay na, sir? Yes, sir. At 1,000,000%, the last but not the least, may matutulayan ka rito. Matutulog ka sa isang aircon na kwarto. Hindi nga. Sa pabalik, aeroplano. Ano man sila kayo mapapunta rito? Aeroplano lang, sir. 6,000 lang yung budget na papunta ko dito. Ah, nag-ambag-ambag kayo. Ambag-ambag kami, sir. Dun. O, di, papalitan ko yung 6,000. Plus, may pamasahe ka, pabalik kami bahala. Okay, sir. Okay, sir. Tago mo to, sir. Ebidensya to, sir, ha? Okay. Sige, sir. Okay na yan, sir. Okay. Maraming may matutulogan ka naman may gabi, sir, ha? Okay. Sige. Okay.